Napakaputi ng sandbar nila dito at napakalinaw ng tubig. At ang kinagandahan dito sa Lampitang Layak ay hindi lang isa yung dalampasigan dito dahil hugis triangulo yung isla na ito. Sa 49 barangays ng Karamoan, ilan po ba yung may solar power plant dito? Bali po, 7 na po, sir. Kahit na mag-brown out dun sa mainland dito? Wala, wala kami pong brown out. Kahit bagyo, may ilaw po kami. Nakikita ko sa mapa na hanggang dito na lang yung kalsada. Oh. Ito yung tinatawag nilang Gihalo Port. So pagkatapos ng halos 20 minutos na paglalakad mula dun sa may pinakaibaba, eh narating na natin itong Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary dito sa Karamoan, Camarines Sur. Ano, umpisa na ba natin itong tag-init? Pwes tara at igagala ko kayo dito sa bayan ng Karamoan. Good morning mga kapo, ito ng ating continuation sa ating adventure dito sa bayan ng Karamoan. Pasado alas 6 na tayo dumating dito sa ating tinutuluyan kung saan tayo nag-overnight stay dito sa Residencia de Salvacion, Barangay Paniman, Karamoan, Camarines Sur. Nagkaroon tayo ng aberya dahil hindi gumana yung ating GoPro habang papunta tayo dito. Kaya hindi ko na ipakita sa inyo kung ano yung mga madadaanan ninyo papunta sa ating tinutuluyan. Mula dito ay titignan natin kung papayagan pa ba tayong makalaot. Dahil sa kasalukuyan malalakas yung pagbuyo ng alon at medyo malakas ang hangin. So hindi natin alam kung papayagan tayong makapag-island hop. Dahil kapag nandito sa Karamoan, ang hinding-hindi nyo pwedeng palagpasin yung mag-island hop. Dahil tulad nga ng nasabi ko, itong lugar ng Karamoan ay maihahan tulad ko sa mga naggagandahang isla meron ng El Nido, Palawan. Magkakaroon tayo ng plan B kung hindi man tayo payagan kapag island hop. So mag-iikot-ikot na lang tayo sa Karamoan. Maghihintay pa tayo ng advisory kung pwede or hindi pwede tayong makapag island hop. So bago yan, ipapakita ko muna sa inyo yung dalampasigan dito sa Residencia de Salvacion. So tara, samahan niyo ako. Ito yung kinaganda kung saan tayo nagstay. Dito pa lang sa harapan kung saan tayo nag-overnight. Eh ito na agad yung dalampasigan. Normally kapag nagagawi ako sa Karamoan, dito ako madalas nag-i-stay sa Residencia de Salvacion dahil napakaganda ng mga kwarto nila. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng tinuluyan natin at kung gano'ng kaganda yung accommodation at facilities nila. Dito sa Barangay Paniman, magkakatabi yung mga lodge, mga transient inn at of course kakatabi dito yung pwede nyong tuluyan na mga resort. So mamimili na lang kayo pero ako madalas po ako dito sa Residencia de Salvacion dahil gustong gusto ko yung ambience at facilities. At para ipakita ko sa inyo kung ano itsura ng tinuluyan nating kwarto dito sa Residencia de Salvacion, ito, ipapakita ko sa inyo. Tara. Medyo magulo lang dahil makalat at nag-backup tayo ng mga files pero paaliwalas yung kwarto dito. Pasok, pasok. So sa lagang 1,500 pesos, ito na mismo yung pwede nyong tulugan dito sa Residencia de Salvacion. So meron silang komportabling kama, meron sila ditong ceiling fan at meron silang aircon. At syempre bilang biyahero, kung gusto nyo nang mag-refresh agad galing sa mahabang biyahe, meron dito silang hot water. At ang kinaganda dito sa mismong Residencia de Salvacion ay naglalaro lang sa 1,500 hanggang 3,500 yung accommodation nila. So magbabago na lang yan kung big groups kayo. Nag-accommodate din sila dito ng malakihang grupo or pang-pamilya dahil marami sila ditong rooms na kasya sa malakihang grupo. So naglalaro daw ng 600 pesos per head kapag minimum of 16 persons. Mas makakatipid kayo kung marami kayo na pupunta dito sa Residencia. So mula dito sa Residencia de Salvacion ay mag-iikot-ikot muna tayo sa bayan ng Karamoan. So tara, kasama natin si Louie, ang ating tour guide. Lapitan natin. Ano Louie? Game? Tara. Papakita ko sa inyo kung ano yung makikita nyo dito sa dinadaanan natin dahil kahapon nagloko yung gamit-gamit nating GoPro.
Kaya ngayon ko na lang ipapakita sa inyo yung dinadaanan natin. Hindi naman ganun kahirap, pero dito ayan makikita nyo yung dalampasigan. Tapos ito yung kalsada papunta doon sa tiniluyan natin. Kung gusto nyo rin na ma-experience yung Karamoan, ay pwede din kayo mag-book ng tour packages sa Narica Travel. Visit nyo lang po yung Narica Travel at mayroon po silang locals and international tour packages. So mag-inquire lang kayo, tapos sabihin nyo na panood nyo kay Kapo itong video na ito, at baka bigyan po kayo ng discount sa i-avail yung tour packages ninyo. So ito yung barangay ng Paniman dito sa May Karamoan, Camarines Sur. So pagdating nung ito barangay kalsada, ito na yung kalsada, barangay area ng barangay Paniman. So susundan lang natin si Louie para malaman kung makakapaglayag ba tayo ng bangka. Dahil dito sa Karamoan ay may enjoy nyo yung lugar kapag nag-island hop kayo. Medyo nagbabadya na yung malalakas na alon at malakas na hangin, kaya hindi natin alam kung makakapag-island hop tayo. So magkakaroon naman tayo ng plan B kung sakaling hindi tayo makapag-island hop, dahil marami pang mga pwedeng puntahan dito sa Karamoan. Ito yung barangay area nila, oh. Oh, diba? Napakasimple lang. Alam ko may souvenir shop dito eh. Itong kanto na to eh. Hindi natin, ayan, ito nga. Ito yung souvenir shop dito sa barangay Paniman. Samahan nyo lang ulit kami mga kapo, dahil ipapakita ko sa inyo kung ano yung makikita nyong tanawin at mga pwedeng puntahan dito sa bayan ng Karamoan. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Ito yung nadaanan natin kagabi bago makarating sa mismong barangay Paniman. Ayan, oh, tingnan nyo yung kalsada. Ito yung kuha natin ng drone shot kagabi. Kaninang umaga pagising natin kung saan tayo nag-overnight ay mababakas muna yung mga maliliit na isla kung saan sana tayo mag-island hopping. Tapos di kalayuan, ayan, yung parang may mga limestone rock formation na may kukonsider natin at na maihahantulad natin dun sa El Nido, Palawan. Maganda tong Karamoan mga kapo, kaya kung magkakaroon kayo ng time at ipon, wag na wag nyong palalampasin na hindi to mabisita ng personal. Maganda itong bayan na to at safe dito, lalong lalo na sa mga solo at DIY traveler na katulad ko. Pwede din kayo mag-book ng tour packages sa Narica para maging less hassle yung accommodation at magiging travel ninyo. Tignan nyo to, oh, ito pa yung nadaanan natin kagabi. Ang ganda, di ba? O tinan mo, kaka bagong tanim pa yung mga palay dito. Kakanan muna tayo dito kasi pag kumaliwa tayo dito, doon na makikita yung bayan ng Karamoan. Susundan lang muna natin itong ating kaibigan na si Louie Boy. Tapos mamaya kapag magkaroon tayo ng time, ipapasilip ko sa inyo yung kanilang sentrong bayan. Simple lang ng bayan nila, ano? Oh, ito. May eskwelahan dito. Bicol Elementary School. Ayan, oh. Wow. Hindi ko na alam kung saan to. Sundan na natin si Louie Boy. Uy, may puerto dito. May port dito. May port area. Wow. Tingnan nyo yung itsura ng port area dito. Tingnan nyo, maraming mga bangkang papalaot dito. May kausap na si Louie Boy dito na kaibigan niya rin, dahil maraming kakilala dito si Louie Boy, ang ating kaibigan. Sundan lang natin si Louie Boy. Taga-Garchito rin na po kasi itong ating kaibigan eh. Dito daw tayo mag-park. Safe naman daw dito. Safe po dito sa lugar nila. Taan! Uy, may kasalan dito.
So nandito tayo sa Barangay Bicol, sa fishport nila. Dito tayo sasakay ng bangka sa may Barangay Bicol. Tapos para safety, of course, kailangan natin magsuot ng life jacket. Ayan. Alright. Ay, lumubog yung bangka. Bigat natin. Dito tayo sasakay para mag-island hop. Alright. So ito yung mga gagamitin natin. Dahil hindi tayo makakapunta doon sa mga malalakas na alon, doon sa may mga matukad at doon sa may Lahus Beach, eh dito naman tayo sa kabila kung saan yung maliit yung mga alon. Pero pwede naman daw dito sa may bandang unahan, kaya dito na lang tayo pupunta para ma-experience nyo at makita nyo yung mga pwede nyong puntahan bukod doon sa Lahus at sa Matukad Beach doon sa may kabila. Malalaki kasi daw yung alon doon. So mula dito sa Barangay Bicol sa Karamoan, ay babiyahe tayo ng wala ng isang oras papunta doon sa hapunan na tinatawag nila. Akala ko magiging banayad yung paglalayag natin sa bangka, yun pala sasalubungin natin yung malalakas na hampas ng alon. Habang papalapit sa unang destinasyong ating bibisitahin, tanaw ko na agad yung ganda ng buhangin kahit sa malayo, kaya na-excite ako sa makikita natin paglapag natin sa mismong isla. At pagdating namin sa isla, ito ang bumungad sa amin. So pagkatapos ng halos wala lang isang oras, eh narating na natin itong tinatawag nilang Sapitan Laya. Ayan. Grabe, ang ganda ng buhangin. Ways always on the edge, parts are open wide, different yet alike. Hindi man tayo natuloy doon sa kabilang parte ng Karamoan kung saan malalakas at malalaki yung alon, eh dito sa parte ng Karamoan na tinatawag nilang Sapitan Laya, eh may enjoy nyo, lalong-lalo na kung mahilig kayo mag-swimming sa napakaputing buhangin nila, mga kapo. Tapos ang kinagandahan dito sa may Sapitan Laya, mula doon sa mga rock formation hanggang doon sa pinakadulo ay puro white sand. At hindi lang siya basta-bastang white sand, mga kapo, papakita ko sa inyo. Ayan, pino yung buhangin. At hindi lang isa yung dalampasigan dito, dahil hugis triangulo yung isla na ito. Kaya mapapansin nyo, kabilaan yung nakikita nating dalampasigan. May mga rock formation dito. At pinupuntahan din talaga ito. Tignan nyo kung gaano kapino yung buhangin, no? Malapulbos. Grabe. O yan, oh. Oh. Di ba? Ito yung klase ng buhangin meron dito sa Sapitan Laya. Meron daw ditong maliit na kuweba. Asan yung maliit na kuweba dito? Ito. Ah, ito. Kita nyo yung klase ng ano, no, mga rock formation. Yan, oh. Ah, ito yung maliit na kuweba na sinasabi nila. Tabi-tabi po. Madalas daw itong mismong kuweba dito sa may Sapitan Laya, eh kapag malakas ang alon, na-stranded yung mga mangingisda, eh pwede sila dito, kalmado yung hangin dito at pwede silang magpalipas kung sakaling masama yung panahon. Tapos pwede rin silang umakyat dito
ano, mababa kasi muli ito yung puting buhangin. Oh, grabe yan. Tsaka tingnan mo yung rock formation dito. Ito naman yung kabilang parte ng San Ethan Laya. Tingnan nyo yung mga rock formation. Hindi man tayo natuloy doon sa ating pakay, doon sa kabila ng Karamoan. And grabe, mas worth it yung punta natin dito kahit sinagupan natin yung malalakas na alon kanina. Tingnan nyo yung klase ng dagat at klase ng tanawin dito. The best! Pagkatapos kong ipakita yung White Beach, handa na ba kayo dahil meron tayong islang pupuntahan na siguradong pupukaw sa inyong atensyon? Narating na natin yung susunod na isla. Ganda ng tubig, oh! Meron ditong, di ko alam kung ano ang nangyari, pero may bakas dito ng semento. Ayan, grabe. Tignan nyo yung tanawin, no? Kung sakaling mapagdesisyonan nyo na mag-overnight sa isla, dito sa parte ng Hapunan Island ay may kwarto na pwedeng tulugan. At kung iniisip nyo na walang kuryente dito, huwag ka, dahil pwede kayo mag-aircon sa isla dahil may sariling kuryente itong Barangay Hapunan. At bago natin tuntunin yung pinanggagalingan ng kuryente sa isla kahit napapalibutan ito ng dagat, ay magtatanghalian muna tayo. Dito ay malugod tayong tinanggap sa bahay ni Kapitan Alma Lopez at pinaghanda tayo ng pananghalian. Kaya bago ko ipakita sa inyo yung interesanting bagay sa islang ito, ay chichibug muna tayo. Pagkatapos mananghalian, agad na kaming tumulak sa kabilang parte ng isla at para mas mabilis, sumakay na kami ng bangka. Dahil kung lalakarin natin ang lugar, ay aabutin tayo ng Siamsiam. At para malaman nyo kung ano yung nalaman ko sa isla na ito, pues panoorin nyo ito. Sigurado akong may idea na kayo kung bakit may kuryente itong isla kahit nasa gitna ng laot. Kaya agad na kami bumaba sa bangka at inumpisan ang paglalakad hanggang sa tuktok ng burol kung saan makikita yung mga naglalakihang solar panel. Itong lahat ng solar kayang mag-supply ng isa o hanggang dalawang barangay. More than pa. Welcome sa Barangay Hapunan po. Sa buong barangay ng Hapunan, ilan po ba yung population ng coastal barangay na po ito? Sa ngayon po, ang population, 2,000 plus. 2,000. Ang household po, 240 household. Sa 49 barangays ng Karamoan, ilan po ba yung may solar power plant dito? Bali po, 7 na po, sir. Dalawang sityo, 5 barangay. Sa tatlong taon na pagkakaroon po na yun ng power plant, ano po ang naging positive impact na naging epekto sa inyong isla dito sa may ano po? Maganda, sir. Nabigyan kami ng improvement. Kahit na mag-brown out dun sa mainland? Wala kami pong brown out. Kahit bagyo, may ilaw po kami. Wow, galing. Pero yung tubig nyo, saan po nanggagaling yung tubig ninyo? Galing po sa PDA, dumadaan po sa ano, sa dagat, sa ilalim ng dagat. Ang hose. Pero sa pagkakaroon ng solar power plant, talagang malaking tulong. At malaking tulong po talaga. Opo. So may mga kailangan po ba dito? Meron po, complete elementary po. Galing. Kaya nabigyan kami ng maganda ang mga estudyante, nakapag-aral kahit ano, maliwanag na. So wala talagang problema. Tapos ang sa aming mga daanan, puro na maliwanag, pero mga straight light. Kaya sabi ko, salamat, at kami naisipan na mabigyan ng tulong. Ng tulong na.
Pagkatapos natin mag-island hapatan, may pakita ko sa inyo yung mga isla, pati yung solar island na pinuntahan natin, at doon nakita natin kung gaano ka-sustain yung enerhiya meron yung barangay na yon. At tulad ng nasabi ko, ay pupunta na tayo doon sa pinakasentrong bayan ng Karamuan. Wala nang 15 minutos na pagmumotor at mararating ulit natin yung pinakasentrong bayan. Dumating kasi tayo ng alang-aning oras kahapon, kaya ngayon medyo maaga-aga pa, 1:30 pa lang ng hapon, meron tayong oras para makapagpalipad ng drone at pumunta sa iba't ibang mga lugar dito sa Karamuan. So tara, let's go! Tingnan nyo yung mga, tingnan nyo, wow! Ang ganda! Ito na yung iconic ng tulay dito sa Karamuan. Ayun oh! Wow! Tingnan nyo yung mga rock formation! The best! Tingnan nyo! Wow! Tingnan nyo yung mga puno ng nyog, yung ilog, tapos yung mga rock formation, tignan nyo yung mga limestone dito. Tignan nyo naman kung ano yung meron dito sa Barangay Ilabod, Karamuan, Camarines Sur. Grabe. Tignan nyo yung kalsada oh. Wow. Nakaka-relax to. Hindi na natin kailangan magbayad sa mga ganitong klaseng lugar. Kapag nadaanan nyo to, itong mismong tulay dito sa Maylawood, mapapansin nyo na napakasimple, napakapayak ng lugar na ito. Lahat ng makikita natin dito ay kulay luntian. Ang ganda mga kapo. Tingnan nyo yung kalangitan. Nakikisama sa atin yung panahon. Marami pa rin mga lugar dito sa Karamuan na pwede nyong puntahan at hindi nyo kailangan gumastos ng malaking halaga. Katulad nitong tulay na ito mga kapo, pwede nyo itong puntahan at malimit, dinadayo yan ng mga turista dahil kilala yung tulay na yan dito sa bayan ng Karamuan. Ngayon ay pupunta naman kami sa may pinakasentro para makita kung ano yung mga meron doon. Kagabi doon kami kumain pero dahil nga nagluloko yung GoPro natin ay hindi natin nagawang may feature or may pakita sa inyo. Kaya ngayon dahil maagaga pa naman, alas dos pa lang ng hapon, pupuntahan na natin yun at may oras pa tayong mag-ikot-ikot. Hindi man tayo natuloy sa mga talagang pinupuntahan dito, lalo na yung Matukad at Laos Beach. Okay lang yun dahil hindi naman ito yung first time na pumunta ako. Noong mga huling pagbisita ko dito sa Karamuan ay naakyat ko na rin itong mga isla na to. Ganun pa man yung mga napuntahan natin, lalong-lalo na dun sa may kambal na dalampasiga na kung saan napakaganda ng buhangin. So marami pang mga pwede kayong puntahan dito. Marami pang pwede kayong diskubrehin. May mga lugar dito sa Karamuan na hindi nyo na kailangan magbayad ng mahal. Marami po dito. Mag-i-explore lang kayo. Hindi kayo mabibigo dito sa bayan ng Karamuan dahil hitik po ito sa mga nagagandahang tanawin. May kilometer marker dito para malaman nyo kung gaano na kalayo. Tignan nyo. Meron ditong kilometer 576. So alam nyo na ang ibig sabihin nito mga kapo. Tulad ng lagi kong sinasabi kung paano magbasa ng kilometer marker na makikita nyo na nasa gilid lang ng kalsada itong kulay dilaw na poste na malimit na hindi pinapansin. Ang ibig sabihin po nito, mula dito sa kinatatayuan natin kung saan natin ito nakita itong kilometer post ay 576 kilometer yung layo natin dun sa may Luneta Park. Tapos yung ibig sabihin naman po sa baba na may letter C at numero na number 1 ay mula dito isang kilometro na lang mararating na natin yung pinakabayan ng Karamuan. So napaka-importante po nang meron kayong kaalaman kung paano magbasa ng kilometer marker na makikita nyo sa inyong madadaanan. Napakahalaga ng importansya na ito. Malimit hindi alam ng karamihan kung paano magbasa at kung paano ito intindihin. At kung titignan nyo naman po sa kabila,
magbabago na po ang number dun sa may baba. So ganun pa rin sa may itaas, merong nakalagay 576 kilometers. Kung pupunta tayo ng Metro Manila, eh 576 na lang yung momotorin nyo or ibabiyahin ninyo. Tapos sa baba, kung mapapansin nyo nagbago yung initial na letter G, ibig sabihin, eh mula dito sa kilometer marker na to, eh 36 kilometer na lang yung susunod na bayan dun sa may Garchitorena. Ganun yan mga kapo, dalawang side po lagi itong kilometer marker, papunta at pabalik. Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, kung marunong po kayo magbasa ng kilometer marker, eh alam nyo kung saan kayo pupunta at kung saan kayo naroroon. Ito na yung pinakasentrong bayan ng Caramoa, no? O, di ba? May K-Serve ko na. At marami na mga bahay dito. I love Caramoan. So, ito na yung municipal hall ng Caramoa, no? Ayan. Oh, ang ganda. Simple lang. Municipality of Caramoan, Camarines Sur. Kahit nasa dulong parte na tayo ng Camarines Sur at halos tapat na tayo ng probinsya ng Catanduanes, dahil nung nagpapalipad tayo, eh nadedetect ko yung airport ng Virac. Uy, may ano dito, may ATM, may grocery. Subukan natin puntahan yung pinakadulong kalsada dito. Ay! Wow, meron ditong lumang simbahan, no? 1619, Porta Santa. Pasukin natin ito. Wow, ang ganda oh. Tingnan nyo yung lumang simbahan. Ito yung isa sa pinakalumang simbahan dito sa Bicolandia. Makikita nyo ito sa Caramoan. Ito ang St. Michael the Archangel Church na matatagpuan sa bayan ng Caramoan. Isa ito sa pinakalumang simbahan sa Camarines Sur. Itinatag ito noong taong 1619 ng misyonaryong Franciscano na si Fray Francisco de la Cruz y Orpesa, at sa loob ng mahigit 500 taon, ilang beses na rin itong inayos at binuo ito sa pamamagitan ng mga alipin na pilit pinapatrabaho gamit ang adobe at puti. Ngayon, nagsisilbing atraksyon itong simbahan sa lahat na turistang namamanata at Kristiyanong nabibisita sa lugar ng Caramoan. Sadyang nakakamangha makakita ng ganitong klaseng kagagandang simbahan. So ipagpapatuloy na ulit natin yung ating pagmumotor dito sa Caramoan. Tingnan nyo yung lagusan nila na tinatawag na porta. Oh. Let's go. Ito naman tayo. Our Lady of Fatima. Meron ditong statwa ni Jose Rizal. Oh. Tapos punta tayo doon daw sa pinakadulo. Pagkatapos natin daanan itong Barangay Kaputatan, ito na yung tinatawag nilang Salvation Bridge. Wow, tignan nyo yung mga dinadaanan natin, no? At ang napakagandang tulay dito. Dito sa parte na to, medyo king karot na. O kaya tinatawag na matagtag yung kalsada. Papansin ko, maakit na naman tayo. Hindi ko alari ko, nahulog ako. Nahulog ako sa lubak na yun, ah. Tignan natin to. Mga kapo. Wow. May deadly curve dito. Kasama natin, no? Grabe magmotor. Halos lahat ng mga taga dito napapakaway. Dinaig pa nito yung kandidato dito sa lugar ng Caramoan.
Tubong Garchi Torena po kasi si Louie Boy, yung ating tour guide na ating kaibigan. Dito nagtrabaho si Louie, kaya marami po siyang kakilala dito. Lahat, mapamatanda, mapabata, lahat, halos lahat ng nakikita namin, pinakikilala siya. Bale siya po yung magiging tour guide ninyo kung magagawi kayo sa may Emberanda dun sa may San Ramon Siruma. Nagbakasyon lang po dito si Louie Boy, kaya tapos sakto nung nalaman ni Louie Boy na dito ako mag-explore, eh nandito siya kasi umattend daw siya ng kasal, kaya nandito siya ngayon. So sabay na kaming babalik niyan sa Siruma. So after nitong ating adventure ay babalik na ulit sa Siruma si Louie, dahil dun talaga siya nagtatrabaho. Ito meron ditong arko, nakalagay Key Hollow Port. Wow, tignan nyo yung mga nakikita natin. Marami mga nakadaong na bangka. May court dun. Bumabalik sa alaala ko nung nakapunta tayo dun sa may Santa Ana, Cagayan. Ganitong ganito din yung kalsada, mga kapo. Tapos meron dun, may gabay dun na mga mangingisda. Ganda ng mga rock formation doon, no? Ito na yung pinakadulong kalsada na makikita nyo dito sa ibabang bahagi ng probinsya ng Camarines Sur. Ito na yung tinatawag nilang Key Hollow Port. Ito na yun, mga kapo. Medyo sira-sira nga lang. Ito ang itsura ng pinakadulong kalsada o puerto dito sa Camarines Sur. Medyo di ko alam kung sa Java tong may mga malalaking bato dito. At kapansin-pansin na medyo wasak-wasak na rin yung nandito sa may gilid. Ayun, yung mga semento, mababakas muna. Binayo na ito ng mga malalakas na alon. Medyo wasak-wasak na yung Key Hollow Port dito. Dito may mapapansin akong mga hagdanan pa dito. Hagdanan dito. Pati yun, may hagdanan pa. Tapos hagdanan din. Tapos dun, kung saan tinatali yung mga bangka. At matatanaw mo rin may munting barangay doon at beach dun sa may kalayuan. Natatanaw mo mula dito sa port ng Key Hollow. Wala, nakakalungkot lang na ito na ang estado ng port na ito. At kung iniisip nyo ay tapos na tayo doon sa Key Hollow Port, kung saan makikita nyo yung pinaka dulong kalsada dito sa may Karamoan, Camarines Sur, ay may pupuntahan pa tayong isa. At mula dito ay babiyahe tayo ng mahigit 20 minutes para umakyat at ipakita ko sa inyo yung overlooking ng buong Karamoan. Medyo may kalayuan nga lang tong Karamoan, pero sinasabi ko sa inyo na masasatisfy dahil hitik po ang kalsadahan magmula pa lang doon sa may Lagunoy papunta dito sa may Karamoan. Eh grabe yung tanawin, yung twisties, tas aakit kayo ng bundok. Puro luntian dito, mga kapo. Hindi man masyado napupuntahan to dahil talagang dulo-dulo na, pero sigurado ako this is one of the best place na pwede kayong magmotor kung gusto nyong experience yung mga mala El Nido vibe at mga rock formation. At syempre yung mga magagandang beach, the best dito, dapat pumunta din kayo dito. Malapit na tayo. Welcome Our Lady of the Most Holy Rosary. Kapag ka nasa Karamoan daw kayo, ay kailangan daw natin itong makita at subukang akyatin. So tara, iiwan muna natin yung motor natin, tapos aakyatin na natin to. Tapos may nakalagay dito, Welcome Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary. So sa mga nagsasabi sa akin, kapag nandito tayo sa may Karamoan, eh kailangan daw natin akyatin ito. So maganda daw ang tanawin dito, kaya titignan natin to personal. Hindi kayo mahihirapan dito dahil may hawakan na dito at sementado na yung hagdanan dito. Napakasariwan ng hangin dito na siguradong masusubukan yung lakas ng binti nyo dahil 700 plus yung steps. Tara!
dito sa parte na dinadaanan natin ay medyo malilito tayo dahil hindi ko alam kung para saan tong daanan na to at kung para saan to. Ngayon na mamimili tayo kung saan tayo dadaan dahil wala nga tayong kasamang magagayad sa atin, pero dito tayo para diretso na lang kahit medyo may katarikan. Parang dito. Ito yung grabe, ang tarik naman nito. Lalaki ng baitang ng bawat. Aapakan natin. Ang lalaki ng mga baitang. Ayun o, nasa likuran na natin yung overlooking. How much more kapag nandun na tayo sa pinaka-tuktok. So meron ditong maliit na chapel na kung saan natatanaw ko na din yung imahe ni Mama Mary. Pagkatapos ng halos 20 minutos mula doon sa may pinakababa, narating na natin yung pinakatuktok kung saan makikita nyo itong grotto ng Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary dito sa Caramoan, Camarines Sur. Itong 26 na talampakang imahe ni Blessed Mama Mary na mas kilala sa Our Lady of the Most Holy Rosary Grotto na matatagpuan sa tuktok ng Mount Caglago sa Barangay Tabgon, Caramoan, Camarines Sur. At bago matuntun ng tuktok, kailangan mo munang pagdaanan ng Malacal Baryong 776 na hakbang. Hindi biro ang tarik at hingal. Ganun ba talaga? Kailangan mo munang paghirapan bago mo makita ang paraiso na meron sa itaas. Dating nyo dito, may enjoy nyo yung katahimikan, yung kapaligiran, yung kaluskos ng mga dahon at yung mga huni ng ibon. Dito may enjoy nyo yung taimtim at payapa ng lugar na to. Habang matatanaw nyo yung baybayin ng Caramoan. Napakaganda dito mga kapo. Deserve ng lugar na ito na makita. At kung magagawi kayo dito sa Caramoan, haya wag na wag nyong palalampusin na hindi umakyat dito. Tingnan nyo naman yung view. Napakaganda. At mula dito sa Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary dito sa Caramoan, Camarines Sur, nais kong iparating sa inyo mga kapo na napakaganda ng Pilipinas at isa lamang ang bayan ng Caramoan sa mga dapat nyong makita ng personal. At sa pamamagitan ng ating pagmomotorsiklo ay susubukan nating ikutin at libutin yung mga naggagandahang tourist destination. Dahil Pilipinas muna bago ibang bansa! Ito ang patunay na hindi lang sa island hopping may tinatagong ganda itong bayan ng Caramoan. Marami pang tagong lugar ang hindi pa natin nakikita, kaya sana nailibot ko kayo kahit papano. So alam nyo na, sa susunod na pagbisita nyo dito sa bayan ng Caramoan, alam nyo na kung saan kayo pupunta.